kalain mo yun, mukhang damang-daman na ni Isko Moreno yung higpit ng laban nitong pagiging presidente, ano. Akalain mo, ginawa na ni Isko lahat, ano. Nung siya ay mayor ng Maynila, nakalive siya, minuminuto ha, nakalive yan. Nilinis ang Divisoria, nilinis ang Quiapo, ang Blumentritt, ang ano pa ba, ang underpass, nagpagawa ng world-class na ospital. Tapos, ang Manila Zoo. Tapos, ang mga condominium o condominium na pabahay di umano. Pero ang tanong, bakit nung tumakbo siyang presidente ng Pilipinas, eh parang tila baliwala ata sa mga Pilipino lahat ng ginawa ni Isko Moreno. So, eto na. Tinira na tinira si BBM. Una, sinabi niya, inagawan daw siya ng idea ni BBM about sa gasolina. Diba? Yung sinabi ni BBM na dapat pakiusapan na yung munang tax ng gasolina is stop habang kay Isko naman ay bawasan. Tapos sumunod, naging issue na rin ni Isko Moreno yung sapatos ni First Lady Imelda Marcos na hindi raw, no, naranasan ng kanyang nanay. Ngayon, inagaw naman si Sara Duterte. Diba? Ngayon, eto naman. Sa sobrang init ng laban niya, sinabi ni Isko Moreno kapag daw si Bongbong Marcos ang nanalo, yun daw pong 200 billion na estate tax ng mga Marcos ay mababaliwala. So, yun naman yung hanas ni Isko Moreno ngayon. So, ngayon, ang tanong dito, ano ba to? Sinasabi mo ba to para yung mga tao ay maniwala sa'yo na mamind conditioning mo ang mga tao na ang mga Marcos ay may utang na tax na naman? O hindi mo talaga alam yung kalakaran? O alam mo yung kalakaran pero syempre, malay mo, makachamba, may bumitaw. Eto yan ah. Yung sinasabi po ni Isko Moreno na 200 billion na tax ng mga Marcos, nasa korte po yan. Naglabas po ang korte ng pagpanig sa BIR. Kinuha po ng BIR ang 30-ang ari-arian ng mga Marcoses para po masatisfy yung tax na sinasabi na yan. No? Umaapila po ang mga Marcos na kung maaari ay wag munang ibenta yung kanilang property at iruling muna. Pero hindi pumayag ang korte. So, ibig sabihin, to satisfy yung tax, kinuha ang 30 ari-arian at sa pagkakaintindi ko ngayon, 11 na po ang nabebenta. So, ibig sabihin, para masolusyonan yung tax na yon, kumuha na po ang BIR ng 30 na ari-arian ng mga Marcos. So, ano yung hinahabol ni Isko na 200 billion? So, para sa akin, itong ginagawa ni Isko Moreno, no? Parang baka sakali na may mahinahin ng supporters si Bongbong Marcos at bumigay, eh, pumunta sa kanya. Pero, personal opinion ko lang to, no? 36 years na yung lumipas sa hinahabol na yan. Yung mga tao, kung bakit walang bitawan kay Bongbong Marcos, dahil lahat ng isinampa nila sa Korte Suprema ay wala man lang isang Marcos na naipakulong. Tapos, hindi naman umayos yung ating bansa, bagkos mas lumubog pa ang Pilipinas. So, palagay ko, kahit sabihin pa ni Isko Moreno na si Bongbong Marcos ang pumatay kay Magellan, kay Lapu-Lapu, o kahit pa kay Jose Rizal, ay wala nang pakialam ang mga Pilipino. Nakaprogram na. No, ang majority ng mga Pilipino ay nakaprogram na na ang hawak ng bansa ay ang Marcos at Duterte. Diba? So, yun yan. Alam mo, ito kay Isko Moreno, sinisira mo lang yung karakter mo. No, nung naging mayor ka ng Maynila,
nagkaroon ka ng magandang record. Ang masakit lang dito, ikaw mismo, no? Ikaw mismo ang sumira ng record na yon. Kaya karamihan ngayon ng mga tao ay nawalan ng tiwala sa iyo at sinasabi na kaya pala niya ginawa yun kasi may interest maging presidente ng Pilipinas. Alam niyo, wala nang maniniwala sa mga ganyan. No, wala na. Palakas na ng palakas si Bongbong Marcos. Ito lang sample, ah. Yung mga cup ng 7-Eleven. Pumunta ako ng Pandakan, bumili ako ng cup. Wala. Wala man lang gumalaw kay Isko. Tapos, chinek ko yung website ng 7-Eleven. Grabe. Na hindi man lang pinaboran si Isko Moreno sa Manila. Mas binili pa yung cup ni Lenny Robredo. Si Lenny Robredo, 33%. Si Isko Moreno, 10%. Isipin mo, na konti lang ang mga Manilenyo na mag-aaksaya ng pambili ng cup para ipakita yung support na kay Isko Moreno. Partida na, Maynila pa yun. Hinawakan niya pa yun. Pero wala man lang nag-aksayang bumili or meron man konting-konti lang. Mas pinaburan pa nila si Lenny Robredo. Pero syempre, si Bongbong pa rin ang leading. Kaya alam nyo, kung ako sa inyo, eto si Isko Moreno, alam nyo, minsan sa buhay nito ay naging importante rin to kay BBM. Kasi nga, alam naman ng lahat, ano, na si Isko Moreno ay anak-anaka ni Kuya Germs. At si Kuya Germs naman ay uncle, no? Parang uncle ni BBM. Kaya alam ko, no, naniniwala ko na minsan sa buhay ni BBM, naging importante rin sa kanya si Isko Moreno. Kaya kung ito si Isko, kung ito'y magpapakabuti, pag naging pangulo si BBM ng Pilipinas, mabibigyan to ng pwesto eh. No, huwag niyo na masyadong seryosohin yung laban. Kasi wala na eh. Lugi na nga si BBM sa inyo, oh. Biruin ninyo, pag hindi halalan, kaibigan kayo. Pero pag kahalalan, para kayo mga patay gutom sa hayok na kalabanan sa Bongbong Marcos. Samantalang si Bongbong Marcos, wala. Ayaw pa ring manira. No, kahit kung tutusin, mga basura na kayo. Pero wala kang marinig kay Bongbong Marcos. Diba? So, ayun, wala nang maniniwala. Tapos na ang laban. BBM Sara na. Hinihintay na lang natin ang May 9. So, tama na, no? Laban na lang tayo ng maayos. Total, andyan na kayo. Tumatakbo kayong presidente. Huwag na kayong manira. Para pagtapos ng halalan, magkaisa na tayong muli. Alam ko rin naman na meron pa rin kabutihan sa inyong mga puso. No? Alam mo, Yorme, hindi na uso ngayon yung laway-laway lang. No? Na pag ikaw ay pumutak ng pumutak, may maniniwala sa'yo, wala na. Kahit nga magbayad ka pa ng maraming vlogger eh. Wala nang maniniwala. Kasi ang mga tao talaga ay nakaprogram na. Nakaset up na. Meron na kaming Marcos. Meron na kaming Duterte. So, ganito na lang gawin ninyo. Magpakabuti na lang kayo kay Labongbong at kay Lazara. At makiisa sa pagbangon. No? Makiisa sa pag-ahon ng ating bansa. Para lahat naman tayo ay maging matagumpay at tayo ay muling tingalain. Muli, tayo ay mga Pilipino. Dapat, taas noo kahit kanino at huwag na tayong mag-away-away. Stop na yan. Tandaan. So muli, ako po si Mami Peng. Kung hindi pa kayo nakafollow sa aking Facebook page, pa-follow po. Malapit na po tayong mag 10,000. At sa aking YouTube channel, Mami Peng lang din po, pa-subscribe na rin po ako. At maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik sa atin at sumusuporta, no? Sa nagpapakita ng pagmamahal every time na may mga nambaba sa akin. So, wag po kayong mag-alala. Si Mami Peng po ay batang tundo. So, caribals lang po lahat yan. Wag niyo po akong alalahanin. So, muni, sabi nga po ni Bongbong Marcos at ni Inday Sara, pag binato ka ng kansen, batuhin mo ng burger.